Tinukot ng armadong grupo ang dating tauhan ng pinatay na alkalde ng Tanawan, Batangas na si Antonio Halili. Ayon sa kanyang abogado, posible raw may kinalaman nito sa kampanya kontra droga noon ng biktima. Nakatutok si JP Soriano. Sa parking lot na ito ng isang hotel sa Santa Rosa, Laguna, naiwang nakaparada ang sasakyan ng negosyanteng si Alan Lumbres Fajardo. Bandang alas 8 raw kagabi, nang dukutin siya at driver niyang si Ricky Atienza mula sa hotel. Kwento ng isang gwardiya sa mga investigador, dinisarmahan agad ng mga salarin ang mga biktima at kinuha ang kanilang mga radyo. Pinadapa naman ang ilang guests sa hotel. Saka mabilisang inilabas at isinakay sa sasakyan si Fajardo. Pag napadapa doon, pagkakarga, saka naman nadisarmahan ako doon. Yung isang band lumabas, yung isang band sa dulo. Tinanggal nila yung exit ko doon ng mga kone. Tinapon nila, doon sila umexit. Para papas nila? Yung isa dito. Yung doon kinarga yung kinuha dito. Posible rin daw na pwersahang binuksan ng mga salarin ang sasakyan ng mga biktima dahil sira na ang handle ng pinto nito at magulo na rin ang mga gamit sa loob. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kagad na pinag-utos na ni General Carranza ang malalimang investigasyon nang sa gayon matukoy ang mga posibleng suspects na may kinalaman dito sa insidenteng ito. Humingi na rin ng tulong sa NBI ang pamilya ni Fajardo. Marami pong natapakan, so to speak, si Mr. Fajardo doon sa anti-drug campaign nila sa Tanawan. Meron po siyang mga matataas na opisyalis ng ating kapulisan na idinimanda. Naging maugong ang pangalan ni Fajardo matapos siyang mapabilang sa drugs matrix na inilabas ng PNP. Hepe siya ng Mayor's Action Group o MACG. Sa ilalim ng pamumuno noon ng pinaslang na si Tanawan City Batangas Mayor Antonio Halili, nadawit din sa umano illegal drug trade ang alkalde at napasama rin sa narco list ni Pangulong Duterte. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.